The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa Elizalde Broadcasting Multimedia Incorporated. Siyempre, ngayon pong araw ay tayo'y pinalad na magkaroon po tayo ng panauhin mula sa Mandaue City. Wala pong iba kundi si Mr. Leonardo K. Alidani. Palakpakan po natin siya. Ayan, pogi-pogi itong ating guest. Thank you po. Hello, sir. Alam niyo po, si Mr. Leonardo K. Alidani ay at tatakbo po siyang Counselor sa Long District of Mandaue City, right? Opo. At ngayon, siyempre, tatanungin po natin siya, ano ba ang kanyang layunin o ano ang kanyang plataforma para sa kanyang pagtakbo? Siyempre, lahat po ng mga kandidato natin, no? Paalam niyo po sa ating madlang. Pwede ba po yung mix Bisaya at saka Tagalog? Oo, sige. Bisaya at Tagalog. Salamat po. Umpisahan ko na? Sige, umpisahan mo na. Thank you po, Madam Tita Mel. Mel and then AJ for inviting me again. Kasi noon, parang hindi masyado klaro. Ngayon, ikaklaro ko po yung palituntunan ko dito. Ayan. Tama ba po? Okay. Yung adhikain? Ayan, para sa pagtakbo mo. Cleanliness. Ayan, ako, magandang topic yan. Cleanliness. Ano po ba ang pagtanaw nyo sa kalinisan? Okay. Klaseng kalinisan? Kalinisan ho ba yung pampolitika o yung pampisikal na para sa lugar ng Mandaue City? Madami pong talakayin natin gobyerno isama natin. Okay. So, iisahin ko lang po, no? Sige, isahin mo muna. Unahin ko po yung i-greet. Pwede ba kung magbati? Okay, bati. Mabatiin ko yung Las Vegas to my daughter, Learsen. Okay. Gengasca Alidani and to my sisters sa Philadelphia, especially my brother-in-law, Mark Kalika. Hello there, Mark. Okay. How are you? Justin and Calvin and Pearly. Shell, all my Pearly Shell sister, I have three sisters sa US. Okay. And then sa Cebu, and then most especially sa Mandaue ho noon. Maayong adlaw, good day po, magandang araw po sa atin lahat. Mm-hmm. Especially sa Cebu, ulit-ulitin ko po na may nangyayari sa amin, yung mga destructive po masyado yung typhoon. Pero ang kagandahan niyan, sabi ni Lawyer Jerry, hindi ko na sabihin, magitin yung apelido, na siya po in charge ng calamity sa Cebu City. Mm-hmm. I think sabi niya 90% is almost done about electricity and then iba pa. Hanggang so ngayon, very good. Hanggang ngayon. Pa rin yung mga ibang lugar. Sorry po. Sorry to hear that. Okay. Yeah, yung ibang lugar po siguro at the end of the month, January 31 as Lawyer Jerry promised that Cebu City will have all electricity na meron na. Okay, very good po. So anyway, nakakahiya naman po sabihin sa'yo na nandito ako sa Elizalde Broadcasting is to not just to promote my... Nagkataon lang po andito ako kasi tumakbo ako as a counselor sa Mandaue City. And then, yung plataforma ko, usually... Ulit-ulitong ko sa mind ko, even na head cabin ako natutulog, naiisipan ko po na parating dapat cleanliness. Kalinisan. Ano yung in particular, saang kalinisan parte yan? Saba, ito ba ay sa kapaligiran ng inyong lugar o kalinisan para sa politika? Linawin natin, sir. Okay. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa tulong ninyo. So actually, mga advocacies ko lang, simple as Councilor sa Mandaue, is to promote cleanliness, provide more garbage sa cans, provide more trucks and more garbage collector. Isa yan. Pero actually, a good citizen, it starts from us. Halimbawa po, kumakain kayo ng candy, tinatapon nyo yung wrapper yung balat sa road.
di ba? Maraming ganyan, no? Opo. Hindi kasi sila aware para makatulog. Andito ko sa Manila kanina ng umaga, pagising ko, may street cleaner. Nililinisan niya yung road dito sa Manila, Metro Manila. Ang ganda, tingnan. But, may nakita ko, nagtapon ng candy wrapper sa... Ang ibig ko sabihin, parang yung bang simple mga analysis, yung cleanliness. So, yun lang po. And then, marami po, sabihin natin na how you purify cleanliness sa ugali po natin, di ba? So, ibig nyo sabihin, kailangan magsimula sa mga mamamayan. Mamamayan. Oo, ang pagiging aware sa kalinisan, di ba? Tama yun. Kasi alam niyo po, kung kayo pupunta sa ibang bansa, lalo na sa Japan, kahit isang upos na sigarilyo, wala kang makita. Sana ganyan po mangyari sa atin sapagkat aware nga sila, sir. Kaya ako po ay binabati ko kayo sa inyong advocacy na yan, na cleanliness na sa kapaligiran. Marami po tayo tatalagayin. Maganda po yan. Maganda example, yan. Okay. Singapore lang. If you go to Singapore, ay naku, napakalinis. Dudura ka lang. Oo. Patas $500. Yan. Dapat ganito mangyari sa dito atin. Dito po sa diba? Pilipinas, anong ibig sabihin ng cleanliness? Dura ng dura ka lang. So yan ang iba, isang cleanliness. Oo, tama diba? Yun. No. So sa paligiran natin, sa yung mga basic na sa bahay mo. Oo po, tama Cleanisin mo yung bakuran mo. Lahat-lahat na po. May kasabihan po tayo, no? Dito sa Bible. Kung magbabasa po kayo ng Bible. Oh, siyempre, sige, basahin. Sa Isaiah chapter 1, verse 16. Wash yourselves, make yourself clean. Mm-hmm. So, di ba, kung nagdadasal po tayo sa Diyos, may isang word na from Isaiah, ikailangan din kung mag-pray tayo, mananampala tayo, dapat malinis po tayo. Yan. The same as in governance. Let's say, po, ma'am, tulungan niyo ako mag-analyze dito sa cleanliness yung government natin. Okay. Kanina lang si Jerry. Yan. Dapat nga yan. About cleanse, about... Yan ang dapat natin tatalakayin. About corruption, di ba? Isa yun sa cleanliness. You should clean the government. Yan ang number one. Hindi number isa. One number talaga. One, cleanliness. Yung mga pandemic, COVID natin, mga DOH, PhilHealth. Yan. So, kung maayos natin yung cleanliness sa... buong bansa natin, napakaganda. Ang politika. Politika. Diba? Malinis ba? Hindi naman ibig sabihin na perfecto tayo. Unti-unti. Diba? Abay, matagal na eh. Sabi nga ni Ka Jerry, ilang dekada na yan. Diba? Oo, hanggang ngayon. O, diba? So, ganun lang po yung mga simple analysis ko as being tumakbo po ko sa pagkakonsyal sa Mandawi. Secondly, i-improve lang natin konti yung facilities, trucks, especially sa mga fire department, and then increase the calamity funds. Halimbawa may nangyari sa Cebu po, Mandawi, Toledo, everything. Ngayon ba, wala pa yung mga calamity funds yun? Meron na naman, pero naman. To provide more, to upgrade more, ma'am. Ay, dapat. Okay, dapat ganun ang gagawin. Kasi yung lugar nyo eh, di ba? Okay. Increase of number of health care workers, sabi po ni... hindi lamang sa Mandawi yan, lahat. Lahat po, pero nakakaya naman sabihin lahat eh, konsehal lang po ako sa Mandawi. Po. So masyado na po akong talkative kung sabihin, oh. Hindi, tama yun. Tama ba po? Oo, tama yan. Okay. And then, I'm maintaining the release assistance of our senior citizens. Dapat on time. Diba? Sabi ng ni President Duterte, all at the age of 60 years old, lahat yan mabibigyan ng financial assistance as senior citizens. Ang tanong, nagagawa ba? Ang tanong, nagagawa ba? May mga ano dyan, diba? Bilang magiging konsehal sa inyong lugar, sir, sana ay magampanan mo yung mga advocacy mo na yan, ha? Ang pinakamaganda po dito po, kung mapili nila ko pagka-konsyal sa Mandawi, because may nakikita ako, traffic congestion sa Mandawi. May solusyon ako dyan. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon, kasi pag sinabi ko na, wala na akong position doon. Bakit naman? Kasi alam ko paano how to plan non-congestion traffic. Oh, sige, sabihin yun. Mo na agad. So, ibig ko sabihin, no? Dapat noon pa kasi, 1962, 1967, andyan ako sa Mandawi. Maliit pa ako, dinala ko ng papa ko. Dahil yung papa ko,
Marinero. Ah, Marinero. Wala, may mga buildings-buildings siya. Nakikita ko dyan, Mabolo Church, Mandawi sa San Jose Cathedral. Wala ba yan? Bridge, tulapu-lapu. Ano pa lang yan? Yung barge. Okay. So, tinanggal niya yung barge, ay tinanggal niya yung pambot from Mandawi, tulapu-lapu. And nagkakaroon niya ng traffic sa mga commuters. Kulang ang mga ang ano ang mga pampasaherong ano. Yeah, meron po commuters na jeep kaya nagtataka traffic. Nawala yung mga malalaking oh, dapat po tulungan na po ni kumananalo si Boss Manny Pacquiao. Siya ang puntahan ko. Oh, boss, gawa tayo ng pambod dyan for free. So ano nagawa ng third? Okay. Huwag kayong magagalit yung mga construction, building. Ano nagawa ng third bridge sa Mandawi? Nang nangyayari yung typhoon audit. Hanggang ngayon, wala nangyayari po. Malapit na matapos yung admin ni mahal kong Pangulong Duterte. Pero, ang maganda dyan, yung ugali natin, uunahin. Cleanliness and yung build confidence. At actually, ma'am, ang pakay talaga sa mundo ngayon do, is to build a character for every Filipino. Aba, yun. Tama yun. Kasi yan ang number one natin. Number one natin. Oh. Kailangan natin mahalin ang ating bayan. Tama yun. And then, kung build lang build ka, mas maganda. Ang maganda dyan, ma'am, di ba? Ugali natin po. Ipakita natin sa buong mundo as a Filipino, pagmamahal sa bansa natin, pagmamahal sa kapwa natin. Yun lang po ang ano ko. Ano ba tawag doon sa Tagalog? Adhikain. Adhikain. So, Tagalog po ako. Pasensya ng mga Cebuano. Okay. Magawihon doon. Kini ako kay manager. Okay. Madam Mel. Hindi po ko masyado Okay, so alright. Anyway, lingwahin natin yan. Pasensya na po kayo kasi nagkataon lang wala akong ginagawa dito. Dito ko po. Pero tatakbo ako. Okay. I assure you, if I win as a konsehal, yun po ang gagawin ko. Okay. Marami po kong plataforma pa pero hindi ko masyado yan. Kasi yung February 8 pa po sa national, and then sa local is March 20. March pa yung ano campaign. Anyway, maraming salamat kay Ma'am Mel na tinulungan niya ako. Andito naman ako. At saka yung tinutulungan ko din si ano si maging party list din yon. Okay, cover up mo ngayon ano. Cover up natin yung si yung Assemblywoman Irene. ASAP. Ano ibig sabihin ng ASAP? Alagaan ang sabayan ng Pilipino. Ba, maganda. Isa po yan ang adhikain ng... ito po, bakit ako yung first interview ni Ate Mel? Bakit from Luzon, Visayas, and Mindanao? Kasi may dinadala po ako na party list. Okay. Alagaan ang sabayan ng Pilipino. From Luzon, Visayas, and Mindanao po yan. Maganda pong alayunin ng ASAP. Okay. Huwag niyo po sabihin as soon as possible. Parang as soon as possible ASAP. Hindi yung ganun. Alaga ko yan yung show business dito pagka sa television. Sa television, merong ASAP tayo eh. Diba? But then, sino yung ano niyan? Sino yung first? Ano yung representative po natin for si the meantime, Irene. Si Madam Assemblywoman Irene. Okay. So, hindi ko na muna tatalakay yung apelido na kasi parang February 8 po tayo, di ba? Pero anyway, as parang tatakbo naman lahat naman ng kandidato, gano'n naman ang style, andito naman sa Manila. Pero open-minded naman yung Commission on Election, COMELEC. Ang tagal naman ng panahon na bigyan tayo ng campaign period, open, ang tatlong buwan, madali lang yan. It's maliit lang. Yan ang regulasyon, wala tayong magagawa. So we have to follow the rules and regulations of the COMELEC, no? So ngayon, magmuna tayo kasi ito nga, pinapaliwanag natin sa kanila kung ano yung adhikain nyo. Yun lamang po ang ating masasabi, no? So, hindi pa tayo maaaring, hindi pa ho kayo pwedeng magsabi ng inyong campaign period o yung ano mga gusto nyong ano. Hindi pa pwede, no? Okay, parang yung paliwanag nyo lang muna. Paliwanag ko lang konti-konti yung alagaan ng sabayan ng Pilipino. Okay, madali pong ibig sabihin yan. Alagaan. Ano ibig sabihin sa alagaan sa Tagalog?
Take care sa English yan. Take care. Oh. Sa sambayanang. Oh. Sambayanang meaning from all everybody. Oh. Lahat po all yan. Filipinos. And then Filipino. Oh. Wala na pong iba. Yun lang ang adikain ng party list po na yung dinadala ko. Ako po yung general coordinator sa Cebu. Ah, okay. From north and south. Pero yung iba sa mga councilor sa Busay, and then sa iba, hindi ko ma-mention pa sa Manga ngayon. Kasi kung February 8 na, babalik ako dito kay Madam Mel, yun. That's the time for a real campaign election. Okay. Then pwede na tayo sumigaw-sigaw dito kahit bago na ako. Ngayon, hindi pa pwede po. Parang gagamitin po natin yung delikadesa. So, ganun lang po. May time pa ba ko, Madam Mel? Ano na, 39 na tayo. Okay. So, ilang minutes na lang? Wala, ano na tayo? Sobra na? Okay, okay. So, ayan, ano yung masasabi nyo, Mr. Leonardo kay Alidani? Maraming salamat po sa Elizalde Broadcasting na binigyan ako ng pagkakataon. Okay. Kahit sa sandali lang na nandyan yung poster ko, pasensya na po ha. Now, nakita nyo yung poster ni Sir Leonardo. Toto Alidani, number 2, don't forget. Don't forget. Nauna-una po. Anyway, ulitin ko po, no? I want to greet my daughter in Las Vegas. Okay. Go home as early as you can. Mm. Yun lang. And we want to greet saan yung wife ko. Pwede ba po? Okay, go ahead. Yung mga alugin saan dyan. My wife. Hindi ko nasabihin sino. Bakit naman? Ayaw niya. Pagkapagalita na. Anyway, hello there. Masigong city man daw eh. Hunun. To my papa and mama. Buhay ko yung papa ko, mama ko. Okay. Hello, papa mo yung my mother, Ginyo. Ginyo kwe. Ni hao. Chinese yun. Hello. Chinese yung mama ko. Ni hao. Meaning, hello. Oo, hello. To my mama, Chinese. Chinese wala yung mother. Chinese yung mother ko. Kaya palaki. Yeah. Okay. So, wala na po akong, kasi konti-konti lang po yung time ko sa binigyan ni Madam Elizalde. Pero, andito po ko sa Manila. Okay. Maybe next Monday. Okay. Na parang preparado ako. Pero hindi na tungkol sa politika. Ha? Okay, okay. Tungkol sa pagmahal. Sa bayan. Bayan. Okay, thank you very much. Salamat po, AJ and Madam. Oh, okay. Thank you very much, Leonardo Toto kay Alidani. Okay.